Kaya pala maraming naghahabol na lalaki, madam. Maganda si madam, sir. Bakit pinaabot mo sa ganito? Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Nagkahiwa-hiwalay po ang mga anak ko, sir, dahil irresponsible po talaga siya, sir. Sinasabi po kasi ni mama na sinasaktan po siya ni Pape. Totoo, hindi? Hindi po. Para sa iyo, sino ang may mali? Si Papa o si Mama? Kay Mama po. Kasi po, nang lalaki po siya eh. Siya po ay ilagay po nasa bingguhan. Datating po ako sa bahay namin ng gabi, ang anak po may sakit na special child, kasama sa bingguhan, sir. Isipin ano mo, ang ulo ko araw-araw, sir, ang kapal mo naman. Baloni, itlog, langgunisa, sir. Itlog araw-araw, sir. Pinasok niya ako sa CR, sir. Nirape lang ako niyang k***o na yan, sir. Bakit ako nagtatrabaho? Oh, sige, lang ko sa'yo. Ginugutong mo ako. Hindi ka ginugutong. Isang beses lang ako kumakain sa isang araw. Anong mataba? Hindi ka ginakatawan mo. Ang kapal ng mukha mo. So, ma'am, huwag natin pag-usapan yung rape kasi mahirap yun, eh, masalimot. Ulitin ko, sobrang tagal na, walang testigo, plus nagpakasal na kayo, may anak na kayo, gustuin mo man dalhin sa korte yan, wala na, malabo na. Okay? Pag-usapan na natin yung present problem ninyo, kung paano natin ito mabigyan ng solusyon. Alang-alang po doon sa inyong anak. Ano ba may offer niyo pong solusyon, madam? Sir, ang sa akin lang, sir, yung tuloy ko na lang po yung suporta ng mga bata. Pero kung babalik po ako sa kanya, hindi na po, sir. Oo, may mali ako, sir. Pero sa sobra po, ang dami ko na pong pinagdaanan sa kanya, sir. Lahat-lahat, sir. Simula pa lang nagbuntis ako dyan sa anak ko, sir. Pabaya na po yan siya talaga, sir. Inakusan mo siya sa pagiging irresponsible. Pero, di ba, irresponsable yung ginagawa mo na ikaw ay magbibingo, libo-libo ang pinatatalo mo, sir, kasama pa yung special child, dinadala mo sa bingohan? Sir, hindi po totoo yun, sir, na libo-libo po yung... Sir, libo-libo alak yung, po sila kapatunan. Sir, magkano lang po ang sahod niya, sir, para sabihin niya magpatalo ako ng libo, sir. Ang pagkain namin, sir, budget namin, pangbayad sa ano, maipatalo ko yung 1,000. Magkano lang isang linggo niyan, sir? Sa construction po siya nagtatrabaho, sir. Sabihin natin, hindi ka libo-libo na papatalo, pero the fact na pupunta ka sa bingguhan, magsusugal kasama po yung anak niyo na special child. Good. Pero sir, alam mo ba, sir, kung sino din po nagturo sa akin magbingo, sir? Siya, sir. Ganito, noon kasi, sir, hindi ako lumalabas ng bahay. Ang sabi niya, taga-bundok ka, hindi ka marunong makipagsalamuha. E di ito, sabi niya. Ay, sir, talaga, hindi siya marunong sumalamuha sa mga mag-anak ko. Hindi, sir. At sir, Pasko, bagong taon, hindi siya sumasama sa akin. Hindi yun, sir, hindi yun, sir. Hindi birthday ng mga anak niya, tinatawag siya, hindi siya pumuwi sa pamilya niya. Hindi yun, iba yun. Hindi yun ngayon, anong hindi? Yung tiyahin niya, may pabingguhan, sir. Ang sabi niya, doon pumunta ka doon, maglibang-libang ka, magbingo ka doon. Para makipagsalamuha lang ako ng ganyan, sir. Siya ang nagturo sa akin, sir. Kung tutusin, hindi ako lumalabas ng bahay noon, sir. Alam ko sa iyo, pati inaabot ka ng gabi, ganyan oras ng gabi. Isipin mo, hindi nalibang ang ginagawa mo, sir. Kasi gabi ang start nung bingo, sir. Inaabot ka ng alas 12 ng gabi, pag-uwi kasama yung batang special child. Totoo naman, kasama, eh. Hindi. Nung nagbibingo ako, pinayagan mo ako, yung bata na, oh, minsan nakasama ko yung anak ko. Alam ko, kasama mo sa krasada. Nag-alala, umuwi mag-isa. Anong umuwi mag-isa? Totoo naman, marahil ang ate sa mambog. Mismong ikaw. O, kahit ating bisita sa mambog, ba't ano si Sir Turut po? Ikaw ang mali, nakikita ka sa mambog na ginagawa mo. Oo, nakikita. O, nakikita nila. Ikaw ang nagturo sa akin. Ano ang nagturo sa akin? Katawan mo yan. Kung ikaw marunong mag-isip, marunong ka na, malaki ka na eh. Ang sabi niya noon, sir, na hindi siya nagsasabong, wala siyang manok na inalagaan na pinupustahan, sir. Meron, sir. Oh, tanong ko sa iyo. Pag nagkasabong, sumasama ka naman sa sabong, ha? Sumasama ka rin naman, oy, ha? Isang beses sumasama ka rin sa sabong. Dalawang beses nagkasabong, kasama ka rin. Tsaka, sir, pag ako naglalaban, sir, manok, sumasama siya sa parada, na pusta. Ah, sa pula, sa puti? Sir, sa pula lagi. Sir, ganito, sir. Sir, ganito, sir. Nung sumama ako noon, sinama niya ako, mahal na araw yun, sir. Eh di sumama din po ako sa kanya. Pero talaga, sir, totoo po, sir. Sobra pong sabungero yan, sir. Kasal eh, kung sobra sabungero, ba't ka sumasama sa kanya? Sana hindi ka sumama. Sana sana sinaway mo siya. Oy, hindi maganda itong ginagawa natin. Sabong ka ng sabong. Eh, bisyo yan. Imbis na magsabong tayo, eh, sa bahay na lang natin panggastos yung perang isasabong, ipuposta. Di ba, ma'am? Oh, sir. Simula ba't mo siya sinasaway? Kasi gusto mo sinasaway. Baka gusto mo rin kasi magsugal. Hindi, gusto mo rin makikita ng sa pula sa puti. Hindi, sir. Hindi po talaga, sir. Promise, sir. Kaya sa busa kayo magkaroon siya sa amin. Talaga, siya po talaga. Lahat ng may kasala. Pati pabayang magula, pabayang ina sa mga anak niya. Nagtatrabaho ako sa Pampanga, sir. Ang siya, sir, di ba sinabi niya na-stroke siya. Hindi totoong na-stroke siya. Na-stroke siya, sir. Hindi pa kami mag-asawa. Pero yung
yung sinabi niya sir na ano, kaya sabi ng doktor na hindi siya pwede magtrabaho kasi high blood siya. Hindi totoo. 10 araw lang siyang nakalib, sir. Hindi na siya bumalik sa trabaho. Ngayon, ayaw na yung magtrabaho, Makalika. Sir. Teka lang, sir, ha? Tapos, ba't ayaw magtrabaho, ma'am? Ayaw na niya kasi katwiran niya, high blood siya, sir. Ngayon, halos 2 taon, sir, hindi yan nagtatrabaho. Ako ang nagtatrabaho, sir. Ano ginagawa niya nung 2 years? Sir, ako nagsusuporta niyan, sir. Ngayon ka lang nagtatrabaho. Bago ka lang nagtatrabaho. Makalika muna. Makalika muna. Nanonood ng trabaho 2017, ha? June 6, nabubuhay sa trabaho. November 11, 2018. Sasabi mong... 17. Eh, pasahan mo, ID ko. Oh, ayan. Mag-isip taon ako sa MDC. Sasabi MDC? Mo, oh, MDC? Oo. MDC? So, sabihin na natin na yun. Nandung ka. Lalo, nagtatagal ka trabaho ka labo pa rin. Sigurado ka na. 15, 16, 17. Natigil ako ng 17. Sabi mo, wala ko trabaho. 17. Wala ka naman talagang trabaho. Ayaw mo magtrabaho. At least ako, ako nagkukonduktor. Nagkukonduktor. Sige, totoo naman talaga. Dahil wala ka eh. Totoo yun. Totoo yun. Tanong sa tayo. Nagdo-double job ka, sir. Oo, sir. Nagkita ako sa sige. Tsaka nagdo-conduktor sa jeep. Sir, diskarte. Sir, o totoo yan, sir. Nagkukonduk siya, pero hindi po permis ang pagkukonduk niya, sir. Ang ginagawa niya po, sir. Sabi niya, conductor, tapos nagbebenta siya ng... Nagtitit ako, sir, sa gerbi sa court, sa basketball court. Alam naman niya yun, sir. Sir, masipag si sir. Aalis siya sa bahay, sir. Sinasama yung anak ko. Pupunta sila sa biyanan ko. Doon sila kakain ng umaga, tanghali, hapunan. Babalik siya, sir. Gabi pa lang, gabi na po ako makakakain, sir. Ngayon, yun po, sir. Napilitan po ako magtrabaho, sir. Pero yung nagtatrabaho ako doon, sir, nagsuporta ako dyan, sir. Nag-alaga yan ng maraming manok sa kumpari niya. Wala pang trabaho ang kumpari niya, sir. Alam mo ang pagkain ng manok niya, sir? Apple. May honey pa. Opo, sir. Mansana, sir. Seryoso? Mamatay ako, sir, ngayon na, sir. Apple. Honey. Tapos may Quaker Oats pa yan, sir. Tapos parang baby. Buti pa nga ang manok, sir. Pinapakain niya ng ganyan. Sir, pero yung anak namin, sir, sir, ang payat-payat. Nagmimisis. Teka lang. Pinapakain mo ng mansanas? Sir, hindi pa. At saka saging. Totoo yun. Saging lang po, sir. Pero saging. Pero mansanas, sir, di po. Yung sir, ubas. Hindi, sir. Tapos ang ikinagagalit niyan, sir, kasi pag umuwi ako doon, sir, magbabayad po ako ng mga grocery, yung mga utang niya. I-grocery ko sila. Pagkatapos, bigyan, ang samaan loob niya, sir, bigyan ko siya ng 500, sir. Kasi wala na siyang pambili ng pagkain ng manok, sir, eh. Tapos nung isang umuwi ako isang beses doon, sir, sabi ko magsimba kaming apat ng anak ko. O, anong nangyari? Eh, nung binigyan ko nga siya ng 500, hindi na sila sumama, pati ang anak sir, ko. Ito, kasi, teka lang, sandali sir, lang, sandali sir. Lang. So, hindi natuloy pagsimba? Nagsimba kami ng anak ko, yung babae, sir. Siya? Kaming dalawa. Siya nakahiga doon sa biyanan ko. Nung naghain ako, sir, nakahiga lang yan. Yung biyanan ko nasa kwarto. Nung tinawag ko sila, sabi ko, nanay, kain na po tayo. Paglabas ni nanay, sabi niya kagad kay nanay, oh, nanay, bakit tinanggap mo yung babae na yan? Ayoko makikita ang pagmumukha niya. Palayasin mo yan dito. Ang ginawa ko, sir, nampot ko yung bag, din ako kumain, sir. Umiyak ako, humabol yung mga anak ko, sir. Tapos, pag nag-away kami, sir, sabi niya, sinasauli na po niya ako dun sa nanay, sa Dabaw, sir. Sabi niya, bukas yung pinto. Malaya kang umalis sa bahay. Ilang beses niya. Anak mo. Hindi, hindi yan, sir. Lari sila. Sir, hindi. Hindi, wala siya, sir. Ay, nandiyan ka nung pinalayas ko ng papa mo, di ba? Ito. Tatandaan ko po yun. Ba't niya pinalayas si mama? Nagalit po kasi si papa nun. Kasi, kasi, magsisimba kasi kami nun eh. Di din po ako nakasama nun. Kasi, nakabisa po sila nun. Nakita ko pong bumaba na si papa nung nakalis na si mama. Doon na po nagalit si papa. Tapos nung pag-uwi po ni mama, nag-away yung dalawa. Ba't nga pinapalayas ni papa si mama? Kasi ano po, kadadating lang po niya ng gabi tapos aalis ng umaga. Ah, kasi pala alis si mama? Oo, yan ah. Dahil lang doon sa umalis si mama ng umaga ng anong oras? Mga 8 po. 8, tapos bumalik ng 9, galit sa simbahan. Opo. Nagalit si papa mo kasi bakit kasi umalis at pumunta sa simbahan ng isang oras? Opo. Yun lang yon. Pero ano, sinasama naman po ni mama si papa. Ayaw lang po. So sino may kasalanan doon sa tingin mo? Si papa po. Sir, papalag ko sir, ito okay. Sir. Sir, yung type po sir yun yan. Tatlong buwan siya, sir, di sir, mabuhay sa pamilya niya. Tatlong buwan, hindi, ha? Sir, hindi totoo yun, sir. Alam nila, Lance. Ay, sorry, tumigil ka. July, ha? O, sir, type October. October pa na umuwi ka. Tatlong buwan ka din, mabuhay sa pamilya mo. Hindi, totoo yun, mas sir. Lamang ang trabaho mo kaysa sa pamilya. Tinabagan ka ng amo mo. Sabihin mo sa akin, na kailangan ka ng amo mo na bumalik doon. Tatlong araw, baka dapat mayroon ka dapat day off na tatlong ng anim na araw. Wala kang ginawa. Ano, anim na araw? Tatapok ka din umuwi sa amin, ah. Hindi, sir. Oh, pagkita ng October, umuwi ka din. Hindi, totoo yan. Hindi totoo yan, sir. Ito na mo kay Lance. Okay, ganito na lang. So, sabi ni ma'am, ayaw na rin niyo makipagbalikan sa iyo, sir. Pero yung mga anak niyo, tutulong na lang sa pag-isuporta. Yeah, pero sir, yung gawa sir sa pamilya ko, itutuloy ko sila kaso sa kanya. Papakulong ko sila. Okay. Sa ginawa niya sa akin, pamilya ko. So, ma'am,
kakaswang ka rin, gawin mo, walang problema. Kaysa, kaysa naman, sir, babalik ito ako sa kanya. Makulong ka na, ano, para na rin ako nagpapakamatay, sir. Iho, nanig mo na yung magkabilang panic ang gusto ni mama, hindi na makipagbalikan kahit anong mangyari, magbibigay ng suporta para sa inyo. Tapos, ang sabi naman ni papa, sige, kung ganun, pakukulong na lang kita. Sabi naman ni mama, sige, di bali makulong, wag lang ako bumalik sa'yo. Ikaw, anong saloobin mo? Gusto ko sana mangyari, kahit wag nang magsama yung dalawa eh. Gusto ko lang po, makasama ko lang po si mama. Aalis naman po kasi si papa, magtatrabaho po eh. Pupunta po yan ng Cebu. Tapos, si mama po, iniisip ko po, pag umuwi po siya dun, paano po magtatrabaho si mama? Eh, ano, sabi ko naman po, pwede naman maghanap ng trabaho na malapit lang. Pero, ayaw po rin eh. Ang tanong ko sa'yo ngayon, gusto ni Papa makulong si Mama, anong reaction mo? Parang ayoko pong pakulong si Mama eh, kasi naawa din po ako sa kapatid ko. Ano, laging nahanap yung Mama ko eh. Gusto ko magsalita ka para sa kanilang dalawa. Kasi nung gusto mo unang pagsabihan, si Mama, si Papa? Si Mama na lang po. Okay, si Mama muna. Sige, anong mensahe mo kay Mama? Gusto ko lang naman, ano, iwalay mo, lalaki mo, Ma. Kasi nahihirapan din kasi si Papa sa mga pinapost mo kasi mo eh. Burahin ko na lahat yun, Nak. Tapos, wala na ganun. Gusto ko naman, ano ma, umuwi ka naman kahit monthly. Kasi, di ka minsan kasi umuwi. Tatlong buwan minsan, di ka umuwi. Tapos, ika, pag Pasko, di ka din po umuwi. New Year lang. Pa, ang gusto ko lang naman kasi, pag magtatrabaho ka, huwag mo masyadong isipin si mama. Nakakaka-epekto sa'yo sa pagtatrabaho mo. Kasi, sabi ko sa'yo, huwag ka na magpe-Facebook kahit nasa trabaho ka eh. Kahit sa biyahe. Tapos, pag pumupunta naman si mama dito, nagagalit ka. Kasi kami yung pumupunta dun, di si mama. Eh, wala eh. Wala akong magagawa at pinipilit din naman ako ni na lola. Pero sana pa, huwag kang magalit. Kasi si mama, bihira lang namin makita eh. Alam niyo ang dalawa, sorry ha. Mas matalino siya sa inyong dalawa. Pagsamayan po yung dalawang utak ninyo, mas malaki pang utak niya kaysa inyong dalawa, sorry. Tama lang yung magsalita siya, tama lang pagsabihan kayo. Kasi siya maging kasulta dito kapag natuloy yung mga balak ninyong, bawat isang balak ninyo sa isa't isa. So ikaw muna, anong reaction mo sa sinabi ng anak mo? Yung tungkol po doon sa anak na sabi mo na uuwi ako monthly, pwede kong gawin yun. Pero ang sabi ko nga po sir, hindi po mismo sa bahay. Ang gusto ko makasama, kahit magbanding kami, kahit dalawang araw sir, kahit sa hotel kami matulog ng mga bata, pero hindi na po talaga ako uuwi. Ayoko na ng gulo. Kung ang gusto ko sir, magkaibigan na lang kami para sa mga bata. Gagawin ko po lahat sir, suportahan ko po yung mga anak ko. Ang sabi ko sa iyo noon, kung may problema ka, kung kailangan mo ng pera, magsabi ka sa akin. Hindi ko naman kayo pinapabayaan. Yung request ng anak mo, na iwan mo na si lalaki mo, anong sagot mo doon? Nak, alam mo naman, di ba? Pero, sorry talaga. Hindi mo maiwan? Hindi, sir. Bakit hindi mo maiwan si lalaki? Lahat po, sir. Sa kanya ko pa nakikita yung pagmamahal, yung pag-aalaga niya sa akin, sir. Lahat-lahat nakita ko po yan. Katulad po nung hospital yung anak ko, sir. Siya po yung nagbibigay ng mga suporta. Tumutulong din po siya sa akin, sir, para suportahan yung mga bata, sir. Si mama mo, saka si papa mo ay kasal. So, hindi niya maiwan yung lalaki. Magdidimanda si papa mo at makukulong si mama mo. Anong reaction mo doon? Gusto ko lang kasi ako masira yung buhay ni mama eh. Kasi alam ko naman kasiyahan ni mama yung lalaking yun eh. Kasiyahan ni mama? Okay sa yun? Hindi po. Di po okay sa akin. Pero lahatang masaya po siya doon eh. Kung masaya sa doon? Parang nagugulan po ako eh. Hindi niya iwan si lalaki doon sa pakiusap mo, pero tanongin natin si Papa. In the end, siya pa rin magde-decide. Kinuha na lang kita ng reaction mo dahil gusto ko itang maisali sa usapin dahil part ka dito sa pamilya. Kailangan din kasama ka sa mga desisyon na magaganap. Ngayon, sir, ultimately, you have to decide. Hindi raw niya iwan si lalaki. Mahal niya si lalaki. Ngayon, meron ka namang karapatan na idemanda siya kung gusto mong hustisya. So, magdidemanda ka. Magdidemanda ako, sir. Talaga gusto ko siya sila makulong para, yes. Dahil sinira niya, boy. Wala siyang ano. Sige, sir. Tuloy mo lang. Sige. Tutuloy ko. Demanda. Makulong ko talaga. Sige, lawa mo sa akin. Sir, sa totoo lang, wala siyang kinalaman. Kasalanan siya niya. Kahit, kasalanan mo. Oh, kasalanan niya para, yes. Wala siyang kasalanan. May pamilya siyang tao. Tumulong siya. May pamilya siyang tao. Hiwalay siya. Ano yung hiwalay? Hiwalay siya sa asawa, sir. Ganito, sir. Ito. Hiwalay na po siya sa asawa. Ma'am, regardless, basta ang gusto mo sir, magsampan ng kaso. Okay, Kay, samahan natin si
sir, sa piskalya. So, sasampahan na ng kasong adultery. Okay, so, sasampahan ng kaso and then aakit yung sa judge and then ma-issue siya ng warrant. Sir, pwede nyo sir ako bigay siya sa attorney dahil walang-wala rin sa masar ko talaga. Sir, kami bahala tungkol dun sa attorney. So, yan. Okay? So, magdidemanda na. Okay na. Okay na, nak. Wala nang problema okay na. Yan, nak. Okay lang. Walang problema sa akin. At gusto ko, pag nakulong ako, samahan mo ako na makita mo na makulong ang mama mo. Ako, sir. Samahan ka sa makulungan? Hindi, sir. Gusto ko na. Bisitahin? Na. Hindi. Kahit hindi na nila ako bisitahin, wala nang problema sa akin. Simula ngayon, kung ganyan ang desisyon, wala na. Tapos na lahat. Hindi so, na. Wala nang problema sa akin. Sabi ni mama, pag nakulong siya, samahan, ibig sabihin, hatid mo sa kulungan. Hatid mo ba sa kulungan? Wala akong magagawa eh. Ngayon, malulungkot lang ako. Iyak lang na sobra dun. Pero hatid mo pa rin si mama sa kulungan. Ibigin mo siya ng baon, kumot, unan, banig, ganun. Katol, para hindi siya kagad tinalamok. Opo. Ganun, tapos mga lotion, sabon. Opo. Okay na, so prepared ka na makulong siya. Basta baon mo na siya ng mga yung mga binanggit ko. Tapos siguro, bigyan mo siya ng mga chichirya para busy siya kumain kahit sa kulungan. Ano? Okay. Okay. Sir, tanggap ko yun, sir. Pero ang sa akin lang, kung ipakulong ako, ako lang, sir. Walang kinalaman dito. Kasami lalaki. Hindi, sir. Wala siyang kinalaman dito, sir. Kasalanan ng lalaki. Ako lang, sir. Wala siyang kasalanan. Kasalanan niyo dalawa, yan. Wala siyang kasalanan dito. Kung tutusin nga, siya pa yung tutulong sa akin para suportahan. Dahil ikaw, magkano lang ang suporta mo? Teka lang. Magkano ang binibigay mo sa anak mo, ha? Sa isang linggo, 300. Mismong si Ate Emma nagsasabi. Ma'am, ganito yan. Ganito yan mangyari. Kapag kayo po ay natsyempohan niya na magkasama, kayong dalawa makukulong nung sila. Ang pangalan ni lalaki? John. Si John. Ang sigurado ako, the fact na meron ka ng anak dito kay John, may kaso ka na agad. Wala po, sir. Wala po kaming anak, sir. Pero may mga ebidensya siyang hawak laban sa inyo, then yun yung malaking posibilidad na ikaw ay makukulong. So, sir, magsasampa ka ng kaso. Huwag natin pahabain pa ito. Walang okay problema, sir. Sige, magkamay okay na lang. Okay lang. Hindi na, sir. Sige na. Sige. Salamat na. Okay. Ingat ka palagi. Sir, okay. Pwede ma'am mag-request? Sige, ma'am. Kunin ko yung anak kong babae. Ilang taon po? 11. Gusto ko papiliin, sir. Pag 11, papipiliin po natin yan sa walang problema, sir. Pero ma'am, kung nasa kulungan ka na, eh, paano ka pa mapipili? Hindi, habang wala pa ako sa kulungan, sir, gusto ko makasama yung anak ko. Kukunin ko. Sige, pwede natin gawin yan. Pataan natin sa MSWD. Tingnan natin kung ano sabi ng MSWD. Tungkol dyan kung papayag ba sila na the fact na meron kang kinakasama ibang lalaki na hindi ka ano-ano ng bata, na baka hindi magandang environment noon na kabit mo, magiging kasama sa bahay ng anak mo. Para malabo yun. Pero titingnan natin ha. Tingnan natin kung ano mga decision ng MSWD. Pag sinabi ng MSWD na hindi pwede kasi kasal pa kayo tapos yung bata, dadali mo dyan. Pangit yung environment yan, maging environment ng bata na si nanay may kabit. Tapos doon ako titira sa kinanay at sa kabit niya. Sir, baka hindi pa pag MSWD. Okay na yun, ma'am. Pero susubukan natin sa MSWD. Tingnan natin kung ano mangyari, okay? Sige, sir. Salamat po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, okay. Sorry, patawarin mo ako. Ha? Kung ano nangyayari sa amin ng papo mo. Mahal na mahal ko kayo ni Pia. Kung ginawa ko man ito, patawarin mo ako. Sorry sa lahat. Sorry. Tapos po ninyo makausap ang misis po ninyo, ano po bang nararamdaman nyo ngayon, sir? Para po ako nabunot na tinig sa aking dibdib, nabigyan po ng justisya ang aking ginawa sa akin, asawa ko, sa pamilya ko, tsaka sa mga anak ko. Nalulungkot po ako, nabayak po ako nun. Hindi ko po matanggap na mas pinili pa po niya yung lalaki. Doon na po ako nagalit, kanya. Kaya pumayag na po ako, napakulong siya. Kahit masakit po sa akin, tanggap ko. Mas lang anak yan, kaya natin dalawa anak yan. Kahit wala mama mo, pabubuhay tayo anak. Sabi ko sa iyo, maray tutulong sa atin. Dahil nasa tama tayo anak, siya ay nasa Malaysia. Ano klase siya magulang, pinili niya ipataw kasi sa sarili niya pamilya. Ano klase siya tao. So ito po sir, pamasahin niyo po pauwi ng anak po ninyo, pauwi po ng binawanan. Ma'am, maraming salamat po mama, kahit kay Sir Sapitul po. Maraming salamat po kay Sir.